At ito, tawagin na natin ang dalawang reyna ng tahanan of the day na sina Rey Nanay Pilar Pushing at Rey Nanay Lilia Aban. Yay! Hello Congratulations po! Congratulations! Hello po! Magandang hapon po sa inyo at syempre ito, kamustahan po muna tayo. Ano po ba ang mga pinagkakaabalahan nyo bago po kayo sumali sa reyna ng tahanan? Ako, since pandemic, wala kami masyadong work, so ano na lang, time for the apo and healthy habits like Zumba and biking ang aking activity. Yeah. Mm-hmm. Okay. Ayun po. Sa bahay lang po ako kasi inaagot na sa klase ko lang yung pagkain ng aking asawa kasi siya ang naghahanap buhay. Ako'y luto, linis, ganun po. Ayun, nasisipag naman. Yes. Alright. Yeah. Ano ba yung mga ganap nyo sa buhay? Siyempre mga... Pinagkakabalahan. Yung pinagkakabalahan nyo po, mananay. Bago po kayo sumali ng reyna ng tahanan. Ang pinagkakabalahan ko before is meron nga akong maliit na opisina, which is a transportation office. Pero nahinto ito dahil nasa ating pandemic. Pero now, I'm making myself busy. And sa iba pang mga bagay, katulad lang ng pag-aasikaso sa opisina ko na maski na walang ano, hoping na baka magkaroon pa rin. Thank you. Opo, tuloy lang ang buhay, no? Opo. Tama. Yes. Mm-hmm. Anay naman po. Ito naman po, wala naman, andun lang talaga ho ako sa bahay. Kasi hindi rin naman ako pinatayagan ng master ko na magtrabaho sa ako. Kaya ayun, yun lang. Sa bahay. Alright, ayan. Iba naman, ano, napunta naman kayo ng showtime naman. Para hindi At saka balita natin yung mga rinanay natin, talagang VIP treatment talaga sa showtime, di ba? Para ma-experience. Na day off muna sila, di ba? Makarelak-relak muna, di ba? Yes. Talagang alaga talaga, no? Ang dami nga mga rinanay na nagpapasalamat talaga sa mga staff kasi nga, alaga talaga sila. So, true! Kaya, true. Pero pwede po ba naming malaman kung bakit po kayo sumali sa reyna ng tahanan? Ako kasi actually, 58 years old na ako. Para sa tingin ko, I have only 2 years kumembot para mag- kumembot? Ano? Parang malapag 60 ka na kasi, you go na to the senior, parang limited ka na sa, limited ka na sa lahat. So, sinamantala ko lang ngayon. And although, di ba, nalaman nyo nga na kamamatay lang ng mister ko, pag hinintay ko yung after 1 year, wala nang rinanay. So, sinamantala ko lang ngayon sumali. It's really a very good experience. Talagang nakakatabangan po saan to be with Showtime Family. Aww. Yes. Thank you po. Opo, ang galing. Nalo pa siya, no? How about si kayo po? Ako naman po, gusto ko lang po mapasaya yung aking pamilya. Saka, pinagkakaedad na rin naman po ako. Gusto ko rin pong maka-experience kung ano, paano maging reyna. At salamat naman po at pinalad ako maging reyna. Kaya nagpapasalamat po ako. Alam po kung masayang-masaya ang aking mga kababayan. Lalong-lalo na po yung aking daddy love na kahit may edad na ay talagang suportado po sa akin. Saka po yung aking mga anak, aking mga apo ko po, mga pamangkin, mga kapatid. Marami po kaming magkakapatid ay. Kaya alam ko po masayang-masaya sila. Saka doon po sa aming barangay, first time po may nakarating dito Showtime. Ako nga po. Ay, congratulations. Wow, congratulations po, Reyna Nay. Pero doon, saan po kayo mas pinaka nahirapan po ba? Sa introduction, sa talent portion, o sa question and answer po? Unahin natin si Reyna Nay Pilar po. Para sa akin, ang mahirap yung introduction kasi kailangan mo pang pick up yung sarili mo na hindi ka nervyusin. At pakailangan very firm ka rin sa stage. Kasi kung doon pa lang bibigay ka na ligwa, kumbaga. So, doon medyo mahirap kasi kailangan mo i-gain yung confidence mo eh. Kailangan mo buuin yung sarili mo when you get to the stage. Mm-hmm. Okay. Ayan naman. All the rest, parang nasanay ka na. Parang gano'n. Mm-hmm. Kayo po rin, Nanay Lilia? Ako po sa question and answer. Kaya nga po ang aking... Kaya nga po sinabi ko sa... Oo.
Yung nanay. Kaya niya yan, Ray, nanay Lilia. Oo. Nahirapan po kayo sa ang part po, introduction, sa talent po. Pinirap sa panganay niyo po, sa bunso. Sa panganay. Paano po ba? Question and answer daw. As a question and answer. As a question and answer pala. Okay. Pero eto po, ano po ba ang pinakamaganda at pinakamahirap na part ng isang pagiging ina? Ray, nanay Lilia. Ayun po, magpalaki ng anak. Kasi naandun na po lahat ang i-effort mo po talaga lahat. Dahil na, minsan po, pag nagkakasakit, talagang ako po talaga, hindi ko po pinapabayaan na aking mga anak. Kahit po yan ay walang sakit, inaabiyad ko po yan. Kahit po may mga asawa na, inaasikasa ko po sila. Dahil ramdam ko po, kahit hindi man sila magsalita, alam ko po pag may pangangailangan sila. Ayun. Sweet man. Akin mga anak. Mm-hmm. Si Ray Nanay Pilar. Para sa akin, ang pinakamahirap eh, i-adjust ng mga, I mean, kailangan ma-feel ng mga anak mo how to adjust themselves kasi bawat isa sa kanila talaga may iba-iba ugali. So, pero minsan may mga sumbong na ganito na hindi mo naman pwedeng patulan muna because you have to check first yung mga views nila, ba't nila ginawa or whatever. But anyway, hindi naman nag-aaway ang mga anak ko. Kaya lang minsan, merong hindi sila, hindi nila, walang mga, hindi sila nagkaka-jive sa isang decision. Yun lang, adjustment lang for everybody. At syempre, time na rin. Kumbaga kasi pag nanay ka, parang wala ka ng me-time. Alright, thank you so much po and congratulations po sa inyo, mga Ray Nanay. Salamat po. Salamat po, Nanay. It's showtime! Buong pamilya, buong angkan. Kasiyahan ng tahanan. Showtime! Lahat kasama, walang iwanan.